Mga ka-BBM, muling naglabas ng panibagong video itong si suspended Congressman Arnie Teves Jr. kung saan ay si Pangulong Bongbong Marcos Jr. na ang kanyang hinahamon kaugnay naman sa hindi pagsagot ni DOJ Secretary Boying Remulla. Ayon kay Teves, dapat magsalita na itong si PBBM at huwag manahimik sa mga isyu at kasinungalingan nitong si SOJ Boying. President BBM, anong sa tingin mo? Tama yung sinabi ni Boying o hindi? Or ibahin ba natin yung tanong, Mr. President? Sinungaling yun o katotohanan? Oh, dapat sagutin nyo yun. Hindi pwede yung deadma lang kayo eh. Sa panahon ni PRRD, kaagad sinasagot niya. Kung may reklamo sa tao niya, kung tingin niya mali yung tao niya, si Sandy kaagad. Kung tingin niya tama yung tao niya, dinidepensa niya. Samantala, isa pang pasabog ni Teves at matinding tanong kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay kung sino at kaano-ano niya itong si Bebot Nulan. Matatandaan na naglabas ng video si Teves kamakailan, kaugnay naman sa tinawag niyang Siabuyas, kung saan ay konektado dito ito si Bebot Nulan. Isa pa, meron akong tanong sa'yo, Mr. President. Magkakilala ba kayo ni Mr. Bebot Nulan? Because I'm sure magkakilala kayo. Ngayon, anong relasyon nyo? Anong transaksyon nyo? Di ba? Anong ginagawa nyo? Basta ako, wala na akong ginagawa sa inyo, tinitira nyo ako ng entity, okay. Oh, but again, kung meron kayong pang-aakusa, mag-imbestiga kayo. Ano ang masasabi nyo dito, mga ka-BBM? Para sa detalye ng mga balitang yan, sama-sama nating panoorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinion. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na ka-BBM News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Suportado ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang inilunsad na Kanegosyo Center na pinangunahan ng isang malaking private company sa bansa. Layon ang Kanegosyo Center na i-empower ang mga umuusbong ng mga Filipino micro, small, medium enterprises. Pinangunahan ng Chief Executive ngayong umaga ang paglulunsad ng nasabing programa na ginanap nga sa Mayrojas Boulevard sa Paranaque City. Ang Kanegosyo Center ay isang online one-stop shop para sa mga Filipino na mga medium o micro, small, medium enterprise na nais magbukas o mag-expand ng kanilang negosyo sa pamamagitan ng pagbibigay ng malawakang serbisyo. Layon din ito na ipromote ang ease of doing business dito sa Pilipinas sa pamamagitan ng isang komprehensibo, curated resources at assistive intervention. Kabilang sa mga serbisyo na ibinibigay ng Kanegosyo Center ay ang pag-assist sa mga MSME owners at ang mga aspiring business owners para sila ay may magandang o maging handa para sa magkaroon din ng malawak na kaalaman hinggil nga sa pagsisimula ng kanilang negosyo. Pakinggan natin ang naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. It was already during the campaign. And John Henry was saying that he had plans precisely in that in the area that we were talking about with the ambassador. And so if you look at it, it was really in terms of the involvement of the government, it was this has been three years in the making. Muli na namang naglabas ng isang video message si suspended Representative Arnulfo Teves Jr. Sa video na ito ay tinanong ni Teves si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung kilala niya ang isang partikular na tao na nagngangalang Bebot Nulan at tinukoy rin ito ang isyu ng umano'y Siabuyas. Narito ang kabuuan ng kanyang naging mensahe. Isa pa, meron akong tanong sa'yo, Mr. President. Magkakilala ba kayo ni Mr. Bebot Nulan? Because I'm sure magkakilala kayo. Ngayon, anong relasyon nyo? Anong transaksyon nyo? Di ba? Anong ginagawa nyo? Hindi ako nanghahamon ng kahit ano. Pero kung mag-aakusahan tayo ng kung ano-ano, sige, it's up to you. Because I might not know Bebot Nulan directly, but I know his brother, Tito Rico Nulan. And I know the truth behind these things. I know what you guys do. Okay? So, kung gusto niyo talaga ng maglabasa ng katotohanan, sige. Oh, basta ako, wala na akong ginagawa sa inyo, tinitira niyo ako ng entity, okay. Oh, but again,
kung meron kayong pang-aakusa, mag-imbestiga kayo. At sana rin, kung mag-imbestiga kayo ng isang tao, sama nyo na lahat. Pati yung mga iba dyan na nagsusupply ng, nagsiship ng mga sibuyas. Meron kang bagong termino ngayon, Mr. President. Narinig ba yung shabuyas? Mga bossing, anyway, baka magtanim na naman kayo, ha? Baka mag-raid na naman kayo, sabay magtanim na naman kayo ng droga. Di ba? Sabi ko na, kung gusto nyong magtanim, doon kayo sa agriculture para nakatulong pa kayo sa taong bayan. Yan ang bahagi ng naging mensahe ni Suspended Representative Arnulfo Teves Jr. President BBM, anong sa tingin mo? Tama yung sinabi ni Boying o hindi? Or ibahin ba natin yung tanong, Mr. President? Sinungaling yun or katotohanan? Ganito, Mr. President, huwag niyong mamasamain, huwag niyong, baka sabihin niyo, mayabang ako. Hindi sa ganun, dapat sagutin niyo yun. Sabay, alam niyo, Mr. President, hindi pwede yung deadma lang kayo, Di ba? Sa panahon ni PRRD, kaagad sinasagot niya, kung may reklamo sa tao niya, kung tingin niya mali yung tao niya, si Sandy kaagad. Kung tingin niya tama yung tao niya, dinidepensa niya. Ngayon, Mr. President, parang wala kami, walang presidente. Walang sumasagot. Again, huwag niyong mamasamain. Dito pala ako nawala. Hindi naman ito tanong lang ni Congressman Arnie. Mensahero lang ako ng taong bayan. No? Hindi naman ako sikat na vlogger. Pero syempre, marami ding mga taong nagpapatanong sa akin na tanong nyo nga to. Dahil hindi naman ganun yung iba, hindi naman wala namang ganun kalakas ng loob na magtanong sa inyo. Pero ako, meron akong lakas ng loob dahil wala namang masama sa ginagawa ko. Mr. President, pwede ba pakisagot na? Nagtatanong kaming lahat ang buong Pilipinas. Kami ay mga Pilipino, kami pa ay mga taxpayer, at kahit alam nyo naman, kay Manny Pacquiao ako nung eleksyon, pero di ba sinabi ko kung sino yung presidente dapat suportahan? Pero kung ganun kayo, baka bawiin ko na yung sinabi ko. Dahil kung presidente kayo, dapat presidente kayo ng lahat ng tao, ng buong bayan. Anong masasabi nyo sa pronouncement ni Boying Remulla na 99% solved na ang isang kaso na sa totoo lang hindi pa nasisimulan? Ha? Again, ang tanong ko, Mr. President, ano to? Katotohanan, sinungaling, dapat pakinggan, dapat paniwalaan, dapat baliwalain. Alam nyo, kayo yung leader namin ng bayan, ng bansa. So dapat kayo yung nag-guide sa amin sa buong Pilipinas. Show us the right way. Lead us to the right track. Nahihirapan kami dahil naguguluhan kami na yung mga tauhan nyo may sinasabing ganito, hindi namin alam kung dapat papaniwalaan o hindi. Tinatanong namin, hindi naman sumasagot, kaya diniretso na namin sa inyo. At sana, paglaanan nyo ng panahon na masagot ang taong bayan. Again, ibabalik ko. Anong masasabi nyo sa transaksyon ng Prime Media Holdings at ABS-CBN? Tama ba ito? Karapat dapat ba? Makakatulong ba sa Pilipinas? Makakatulong ba sa ating kababayan? Moral ba ito? Legal ba ito? Then, again, paki-comment sana dun sa anong masasabi nyo sa pronouncement ni Boying Remulla
na 99% solved na. Ang isang kaso na sa totoo lang, hindi pa nasisimulan. Pwede ba yung ganun? Mr. President, galit kayo sa akin or hindi, whatever it is, hindi ko naman mapipilit yung pakiramdam nyo, pero pinapaabot ko lang sa inyo ang tanong ng mga Pilipino. Sana po masagot nyo ito sa lalong madaling panahon.